Yes! Our game number 2, of course, your casters, ang malupit na mga madam ng MPL, Kaisaya and Yasu. Take it away. For game 2 of this best of 5 match, it is a battle between Season 2 champion against Season 4 champion. Para sa Season 2 champion natin, meron tayo niyang Popolin Kupa para kay Disenya, Ling for Yako, D, merong Uranus Essen on the at si Pew naman with that Johead. Yeah, pero medyo nagkatapikan yata sila dito sa may middle lane. Pero sabi mo nga, madam, kailangan nila ng someone na makakapag-keep nung kanilang buff. Ito na nga si Disenya. Sinimulan niya na itong blue buff ni Ling para makatulong din later on. So this is going to be a PNK support para sa side ng Season 2 champion namin at natin. Alam niya na really working talaga ang isang PNK. Kahit support man, may damage pa rin talaga. Oh. Well, the Season 4 champ, ganun lang din, securing their own buff, minding their own business for now para sa two teams natin. Pero ang pinaka-delikado, kapag nag-mind your own business yan, mas mabilis lalakas dito si Yako or mas mabilis lalakas dito si Ling, mas mabilis siya makaka-rotate sa mapa. Sabihin natin, pag nakuha niya na yung level 4 niya, pwede na siyang lumipad-lipad, pwede niya bisitahin itong si Granger, which is medyo safe pa rin naman kasi may kasama silang Kufra. And ang ganda ng ginagawa dito ng Kufra at Granger na nasa top lane na Season 4 champion. Kasi si D, usually a Uranus, makikita natin, magkikriptat yan at top lane, pero hindi natin nakita yung death at the bottom lane. Probably, nabarad siya doon ng mga missiles neto ni Johead at the bottom lane para kay Kiel. Babawi. Iniikutan na nila itong sila Yaku sa top lane. And here comes the ulti coming from, wala silang matatay aside from pusat and low and hell, pero nakagatan na si Kagura. And this is sabi ko na PNK Renzi Oswell, masyado kang open, double kill para kay Ling at mukhang babalik pa. Here comes Kufra with a triple kill, bigyan ng maniac yan. May iiwan pa dito si Pusaken, nataya na nga, hindi, nakapag-flicker pa siya, hakabulin pa, hindi sila na-target ng tower dito, wala nang takbo dito si Pusaken, medyo nagsasayko na lang. Pero and dito na si Pew, gusto mo pa ba Ling? Gusto pa nga ng maniac, pero hindi na, sige sa'yo na. Sabi na, ayaw na. Sakabi na lang. Oo, sa'yo na. Oo, masyado nang ano yun, majejebait siya ako doon kapag tinuloy-tuloy niya pa rin. Sabi niya, okay na, hindi na ako magagas kung anong maniac. Pero ito naman, sa middle lane, we have a 3v1 ongoing right now. Tamang eject, galing kay Pew. Pero ang fight, dumidikit, madikit-dikit. Oh, look at that. Hindi na nga makakatakas. Pero babawi naman agad itong si Yako para sa kanyang atabi. So may pasok naman dito, under turret. The members of Season 4 champion, tama lang naman na pauwi, so gutigang na yun. Pero grabe yung ating baka ngayon, no? Ang secure ng champion, yung Ling, hindi sila naman this time ang hindi tumitigil sa pagiging aggressive. Yeah, kailangan sila yon para sa side ng Season 2 champion. So knowing na may Granger dito, yung Season 4 champion, ayaw mong bibigyan ng window of opportunity na makakuha ng farm yan na mas mabilis kesa kay sa isang Ling. And knowing na isang Ling, kailangan talaga mas mabilis ka sa isang marksman, hamak na isang marksman na Granger na hindi naman ganun kataas yung mobility. Pero kasi masakit pa rin naman dito si Granger, malambot din naman dito si Ling, kaya naghihintay sila talaga dito ng opportunity. Kung may magbubukas na opportunity para sa side na Season 2 champion na pwede silang pumasok, na kaya nila pabagsakin dito the Granger, yung mga course dito na Season 4 champion. Ano ba nga, pag-usapan na natin ulit ang ating laro at etro-atro yung bakbakan. Makikita natin dito si Cho. Uy, ano yun? Yep. Going back dito sa ating laban, continue na nga. Ituloy na natin ang bakbakan between the Season 2 champ and the Season 4 champ on the Game 2 ng for MCI. And mukhang nagkakaambahan nga sila dito at the middle lane. Lamang as of now, yung Season 2 champ natin in terms of the kills. Pero yung network natin, medyo dikit pa nga. Pero grabe naman dito si Pew. Nabasag niya agad yung Piraga Armor. Andito na, Yako, inihanda ko na sa'yo. One more hit para kay Pew. Para sa X-Borg, pero buhay pa rin. Pero going for the Tempest of Blades, Raplicia, nagsakasaykuhan. Raplicia pa nga ang matataya with Unstoppable para kay Yaku. Sidestep lang, hakabulin pa nila dito si JP na nanggaling sa likod. Itong si Hylos kasama si PNK with a double kill, tamang parkour, and Kagura is dead as well. And syempre, dalawang objective ang pwedeng makuha ang champion natin right after getting that kill against Season 4. Makukuha nila yung pago, makukuha nila yung tier 1 turn sa baba, pero mukha sa taas may mukha mababawian si D. Pinasok ng dalawa dito, and of course, bawi ang isang tore ng Season 2 champ natin. Pero, for the meantime, may nag-aabang sa bush, Raplicia. I think vision niya lang to, hindi siya pwede atong makapag-go dito.
Ginoo niya nga. Kasama si Kupa, pero trying to defend lang sana, pero wala na eh. Dalawang siege creep yung doon sa may middling eh. Yeah, ang dami din doon na, dami din doon tao coming from Season 2 Champion. Pero Season 2 Champion, kailangan nila magtuloy-tuloy sa ganitong fate, kumbaga, kung ayaw nila makabawi dito yung Season 4 Champion. Naglabasa na nga ng alas, pero si Few, trying to invade and even securing yung blue with the flicker, walang matitira. Walang ibibigay, walang ititira, walang papataya para sa side ng Season 2 Champion. Sila ang ano, sila ang nagtatag your it. Para sa side ng natin, pero yung top lane, madap. Ito na nga, pumasok na. Mukhang walang malakas dito sa apat. At eto, Fusaken, hindi ka na makakasurvive dyan. Medyo binuhos halos lahat doon ang skills natin. Kasi medyo makunat ko natin itong si Kufra. Pero eto na nga, si Cho, of course, hindi na itutuloy yan. Medyo tutuloy nga ba na hindi. Tama po, Poke lang. And yeah, ang next target nila para sa side ng Season 2 Champion natin is gonna be the top lane. Papabagsakan na nila yung Silver Tower dito, pero nasipa nila dito etong si Hylos, pero that's a tank kasi Levels of Blades, gagamitin din ni Link. Parkour na naman, and target nila is gonna be etong si Rafflesia na wala ng Way of the Dragon with the Godlike Streak para kay Yaku, and going for more. They're taking the tower, Kagura may iwan dito, si JT, Fusaken will be there as well with the Bouncing Ball, pero matataya nila dito si Yaku kasi hindi siya makapag-dash out doon. Renzio going for the normal on D, and even naiwan dito si Dilania dito na wala na rin nawala with the Dead Zone nata. Nakabawi naman kahit papano dito yung side ng Season 4 Turtle Champion, madam. Meron ng one death dito si Yako, so I think mukhang magdedelikado dito ang Season 2 kung magpatuloy yung pressure nila mula sa nakuha nilang turnaround ng tables doon sa taas. At eto na nga, Turtle will be secured by Season 4 Champion. Sabay, kuha naman lang sa object sa gitna ng mapa, dadalawin pa nga, actually tatlo, yung turtle, yung tier 1 turret sa gitna, tas isang casualty, and hindi pa matatapos ang laban dito dahil pa Season 2 Champion, sabay pa ba tatlo, patay para sa side ng Season 2 Champion natin. Renjo will fall down, wala nang Granger para sa side ng Season 4 Champs, pero Fusaken, bouncing ball pa naman dito, pero sabay kakagatin dito ni Kupa, wala nga lang buhay, sabay habol naman at ng ating Joed, Few with the place together with the Yako, trying to take it. Eto na, JP nakakuha pa rin dito ng kill at nakasurvive pa. Medyo matindi ang laban natin dito. In fairness, puhalitan. Alam mo, ang heavy ng psycho, ano, ng psycho moves dito na side ng Season 4 Champion. Ha? Alam nila na malikot masama pa dito itong siling. Pero grabe yung mga sidestep nila. Sige, huwag tayong patuya, huwag tayong pahuli. Pero sipa para kay Ethon or kay Ethon, and kasama pa nung last insanity, enough nga ba yan? Even Hylos nilapag niya na dito yung kanyang carpet, pero babawi yung Season 2 Champion sa Ultimate Champion game. Magpo-fall back na so far etong S4 Champion, na pabagtak naman nila dito yung Hylos, pero they're opting for more para sa side ng Season 4 Champion. Nandito pa rin naman yung mga core nila, kasama ninipis na lang yan, natitira si Yaku low on HP, wala na din yung ulti, hindi na rin niya nakahabol, and siya pa nga yung hahabulin dito si Fusaken. Wala nang kasunod or wala nang kasama dito si Fusaken, munti ka lang mahuli dito si Yaku, hindi enough etong bouncing baby ball ni Kufra to take down etong si Link na nananak. Tapos andun si Popol eh, no? Para mangagat, para maglagay ng trap, and place dyan sa mapa natin. Ang laking tulong din talaga, okay, kung walang Selena. Eh, in fairness ha, may Selena pang pwedeng ipick mamaya ang Season 2 Champion natin. Sa pagpus dito sa Season 4, wala na. Pero teka lang, naku, may makmakan ulit sa baba ng mapa natin dito. Naku, hindi na lang. JP, mamamatay naman si Few, pero may kapalit natin ba? Pangabal pa ba niya ako? Double kill, yes, indeed. 2 for 1 trade tayo dun sa bandang baba ng mapa natin. Pero dito, sa red buff area ng 4 champ, okay, hindi nila itutuloy. Sabi na natama na, medyo masyadong na maasim. Basta nakuha na natin yung objective natin. Tapos na yun. Yeah, tama na. Yoko na. Objective lang. Ang minamata dito din ng Season 2 Champion. Kasi overextending, hindi talaga dapat nila or hindi talaga dapat ginagawa yan. Unless na lang talaga na may laban or may kunat talaga yung lineup nyo. Ang may kunat sa kanilang lineup is yung Uranus nila and yung Hylos. Ayun, nakita. Ito yung advantage ng may PNK ka. Meron kang ano, vision na hindi mo kailangan pumunta. Parang si Lina siya eh. Low-key si Lina eh. Ayan, alam na nag-kagat-kagat. Pero here comes the initiation. Naghihintay lang kung sino unang papasok, kung sino unang manghuhuli. And ang hirap dito, para hirap niya siya. Ang lagi niya nanghuhuli ng Way of the Dragon niya is always si Hylos. Oo, napabagsak nila si Hylos ng
wise, pero hindi naman si Hylos yung pinaka-importanting kill. Ang kailangan nila dito is itong si Ling. Pero ito, face-checking lang ulit sa may damo, sa may bandang jungle. Yeah, alam mo ito, ako? Champion, pero si Yaku, nag-aabang lang din na makakuha doon sa may likod. Napitas niya na dito si Granger with unstoppable and followed by the Kagura na napaulan nandito ni Pew with a double kill na on that Ling. Diving into the tower, they want more para sa side ng S2 champion natin dito. Rapplesia trying to run away. Rapplesia hindi na rin siya kakabulin. Masyado ng malalim yan. Doon na lang tayo kay KLBJ na sinuzone. Sige, nahabol dito ni Eason. Rashata ni Eason itong siya na Eggberg eh. Detsalat siya. Pero Rapplesia, muntik-muntikan pang matayan ni Pew at the bottom lane. Tamang tapon lang. Tagal sa baba. And KLBJ is dead with a godlike once again on that Ling. 14-1-5 and kumakatok na sa inhibitor turret dito yung S2 champion natin and Rapplesia doing his best para makip yung kanina tower. He even killed itong si D and madedep pa nila itong middle inhibitor turret nila. Pero ang magiging kapalit naman yun is gonna be the Lord na masisikip sa Twitch. Well, ang ganda rin naman ng bite. Kahit naman tayo doon sa si Uranus, ang ganda pa rin ng bite time na ginawa ni V doon kasama si Few, yung ating Johan, ano. At least nagkaroon ng space for Season 2 champion na makuha ang Lord. This time, hindi nila pwedeng sayangin to kasi medyo napansin natin, no, kaya mang Season 2 champion, kahit pa paano nakakapalagpalag ang Season 4 champion natin dito. Looking at the kills pa lang na hindi naman ganun kalayo. Yes, may gap, pero hindi siya yung very dominating match na 120 or 220. Mm-hmm. Pero dito, they have to be very careful pa rin. Kailangan lang sulitin ng Lord, kailangan lang makakuha ng objective at eto, magseset na KLBJ na nag-advance na ito. Trying to zone out the members of Season 2 champs. Nawala ang Lord, di siya naka-objective. I think medyo nasayang yun. Sa tingin mo ba dapat nag-push na lang sila sa top and they have just let the Lord go sa mid? Well, kaya pa rin naman nilang mag-push at the top lane para sa side na 2 champion. And call yun para kay KLBJ para mailigtas yung middle turret nila. Well, hindi din nagtagal masyado kasi napabagsak din after all. Itong middle inhibitor turret, dalawang turret pa rin yun napabagsak dito ng Sinus Season 2 champion and they're trying to get this kill on D na naiwan at the top lane while yung apat sa Season 2 champion natin mukhang inaaurahan naman nila dito yung bottom lane na so close dito yung mga pinks nila or mga minions nila sa bottom lane pero na-check na naman yung position dito ni Rapplesia with that trap ni Kupa, ni Popol rather. Ginagat-gagat ng aso, si Pusakin. Pero, ginugulo lang nila eh. Itong Season 4 champion natin eh. Ginugulo lang nila, nire-reveal lang nila kung nasan ba yung mga position dito ng Season 2, na Season 4 champion natin. Habang, nag-pressure lang din sila ng other lanes for the side of Season 2 champion, madam. Yeah, feeling ko pa nga, ano eh, mas magkaya pang i-pull off ng Season 2 champ to ng mas malinis. Kasi they got a very mobile hero sa lineup nila in the form of that Ling. Kumbaga, kung titing minimap natin, mas gusto mo pa, mas parallel pa yung flow ng minion wave natin dyan sa bawat lanes. Pero so far, halos kanina hindi yun yung nakikita natin. Pero ngayon, binabalik na nila yung pag-balance natin dyan. Pero I think may action dun. Action Jackson, sa taas ng mapa natin. Rapplesia will fall down. Pusakin. Susunod na nga ba? Medyo makunat dito. Medyo may star flicker out. Naku, eto nga si Few. Sabay pasok. Makakakuha ng kill ang ating Uranus on that D. Sabay pasok na ako dito. With an ultimate lead. Kagura will fall down. Will get deleted sa ating mapa. Yeah. Yung patience na coming from Yaku na pagtiped nung kanyang uli kasi alam niya papasok pa dito itong si KLBJ with the last insanity para hindi ka mataya. Doon ka nga naman sa ere kung saan invincible ka as a Ling and they are going for more pa nga dito. They're trying to take this turn to the top lane and pinasok na naman nila dito KLBJ with the last insanity. Napayan na dito si Desanya. Desanya is dead pero ang magiging kapalit naman niyan is gonna be the turret at the top lane and mukhang go-go pa sila. Meron pa silang Lee. Meron pa silang Ling. And medyo low health dito itong si Eason. Pero hinahabol sila dito sa Season 4 champion. Pero okay lang. That's a Ling. Ika-counter pressure niya lang yung ibang lane habang hinahabol dito si Eason. Sige, ikaw yung magiging bait. pahabol ka. Push ko yung ibang lane. Parang ganon. This time, si Yako na yung nagsasayko. No? Sinay ko nyo kanina early game time. Ha? Kayo ngayon nagsasayking ko. Habulin! Habulin nyo ako, hanapin nyo ako, pero si pa nila si Yaku na yakap ka. And the first down, pulong-pulong, itong si Yaku. Yaku is dead, apat, laban sa isa, kaibigan.
When yung pagkasipa na pagkasipa, nakita mo yun sa may pasok, sa may assist ni Fuza kayo doon, si Dakupra. Hindi talaga nakana eh, kasi nandun na rin mga kakampi nila to deal the damage. Pero tingnan natin, Lord is up. Sasamantarihin ba to ng Season 4 champ knowing that wala si Ling? Mukhang oo. Oo, kasi wala silang pa-burst down dito. Pero tatry pa rin na bigyan ng problema ng Season 2 champion dito, yung Season 4 champion, napatay naman nila etong si Pew, pero they're going for more. May iwan dito si Didi na nasunog and Kagura to take that kill. Raplisha going for Dizanya. Dizanya, he's still alive. Na-stun niya dito etong si Raplisha, or nagkaroon pa siya ng armor rather para sa isang PNK. Pero at least nai-interrupt nila yung Lord na gustong take dito ng Silent Season 2 champion, pero may nag-award siya na minions at the top lane. Andyan naman itong si KLVJ to protect that, pero Ison mukhang mamamatay din in the hands of this Ranger na napakasakit na. May farm na so far itong si Ranger, may sama pang red buff. Now they're waiting na lumabas dito si Ling sa mapa kasi Raplisha meron pa siyang Way of the Dragon. Okay lang daw na low on HP siya as long as mai-lockdown nila itong si Yaku. To take that kill on Yaku is very very essential, or kailangan na kailangan dito ng Season 4 champion kung gusto nila matake talaga dito yung role. Pero ang ganda ng pag-aklas ng Season 2 champion doon para maiwasan ng Season 4 champion na makuha yung Lord. Ang laking ano kasi nun eh, potential for Season 4 champion na makapag-go for a push kapag na-secure nila ito. But yeah, risky yung play na ginawa ng Season 2 champ doon para pigilan yung Season 4 champ natin na makuha yung Lord. Pero ang tanong dito, ito na nga ba? Na-clash mo kung i-reset na lang nila dito yung Lord natin? Pinapatulog lang nila yung Lord dito to know kung saan nakapwesto dito yung Link sa mga galay. Pero mukhang kumuli at tatanyan nila dito si Pew. Pew is still alive, Renzio is still alive, rather Pew is dead. It's either you and me, you or me. Pero Yaku finding the right target, Renzio masyadong open. Okay, napabagsak nila dito si Renzio and Yaku, he's still alive. Parkour pabalik, pero hahabol pa nga ba dito si Yaku? Wala na siyang ulti, medyo delikado na yan. May sipa pa dito si Cho, hindi na sila mag-overextend pa. 1-for-1 exchange, napatay na nila yung gusto nila patayin. Pero ang deskata dito is going to be DD is dead. Pero mega kill para kay KLVJ. Dizanya is may one sa may bandang likod. Dizanya nagkaroon pa ng armor. Raplisha gigil na gigil kay Dizanya, pero hindi na dapat siya ang kanyang hinahabol kasi si JP. Tayang-taya na ni Yaku, another type of supplies. Napakaganda, Mamba out do ni JP, he's still alive. Yaku parkour out, ayun na si Raplisha, pero hindi na itong Ling na parang hito kadulas. Oh man, alam mo, ang daming plays doon na ano, nakakataas balahibo ha. Pero grabe naman yung pangahabol dito. Hindi pa matapos si Cho sa pagdol dito. Na-meet niya na si Johed, pero syempre, that's actually a Cho, so kaya-kaya tumakas niya. Well, anyway, nakita natin doon, medyo nagdelikado yung Ling natin. Pero ito lang, Ling again with the energy that he needs going for the team fight right now dito sa blue buff area ng Season 2 champion natin. Very low si Pew, makakasurvive pa nga. So, teka lang, si Eson, mabout yung top ng Season 2 champs natin. Pero si Fusa, kaya napakakunit ng mga frontliner ng Season 4 champ. Pero ito, ang ganda ng patabay na ginagawa Season 2 champion natin. Although yes, namatay, pero look at the min wave sa top at saka sa mid lane natin. Dalawa min. Alam mo, buti hindi super minions to ha. Buti hindi mega minions to ha. Ay! Tatapusin na! Tatapusin na! Hindi na pinag-season 2 champion. Bring to the throne para sa side ng Season 2 champion. Bakit kami makikipaglokohan sa inyo dyan sa may, ano, sa may gitna ng mapa? Kung pwede namang, kung pwede namang ituloy-tuloy at idire-diretso, malambot na yung base para kay Ling dito. Kayang-kaya niyang liparin yan. 1, 2, 3 hits. And that's gonna be a secure win para sa game na to. Game number 2 ng Season 2 Champion. 1-1! Nakabanse, nakabawi. One. At eto na kaya, hindi tayo nagkamali pa rin sa button natin. Pero ang ganda rin na pinakita ng place ng Forge Champs natin. It just so happened na ang ganda ng strategy na ginawa pa rin ng Season 2 Champs. Kasi nga yung pagbabuy time nila, yung pagmamanage nila ng minion wave, na